What's up guys? Welcome to my YouTube channel. At kung first time mo pa lang sa channel na ito, mag-subscribe ka naman at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bawat upload na video. Bali sa previous video guys, itinuro ko sa inyo kung paano mag-register or kung paano mag-avail ng libre na ATM card or debit card sa my CIMB na app. At kung hindi mo pa napanood yon kung paano mag-apply, kailangan mo po yung mapanood dahil ito na po yung second steps. Bali, kaka-deliver lang sa akin ng CIMB. Bali, gamit nila na courier is LBC. Bali, sa previous video nga, itinuro ko sa inyo kung paano kumuha ng libreng ATM card or debit card. After ko mag-submit doon, bali, ipapadala na yun sa akin once na makomplete natin yung requirements. Since kakarating lang nito, i-unbox na natin to, tapos ipapakita ko sa inyo yung itsura niya. Ito lang naman yun guys, CIMB na debit card. Bali, libre lang naman to, once na makapag-apply ka na gamit yung kanilang app, libre lang po to, walang bayad. Bali, ipapadala po nila ito kagad sa inyo. Bali nga nung last time nung nag-fill out ako sa kanilang app, mga 5 days siguro bago dumating to. Ayan, buksan lang natin. Bali, ito yung itsura niya guys. Nakalagay dito, CIMB Bank, tapos ito yung personal information ko. Sa likod naman, ito po, meron siyang nakalagay na how to deposit to your account. Meron siyang step-by-step process kung paano mag-deposit sa ating account sa my CIMB na app. Next naman, sa likod, meron security tips. And bali, ito yung itsura niya, appear ko lang dito sa screen kung ano yung security tips ng CIMB once na makareceive ka na nito. Bali, ito na guys, yung libreng debit card ng CIMB. Makakakuha ka nito ng libre kapag meron kang 5,000 pesos sa CIMB na app. Ito yun guys, yung GCash. Kasi si GCash or GSave, under po siya ng CIMB. So, ayun nga, kagaya sa picture, nung nag-fill out tayo ng form, ganito rin po yung itsura niya na actual. Bali, nakalagay dito yung CIMB Bank. Hindi ko lang ipapakita kasi kasama na yung number tsaka yung information. Nakalagay din dito yung aking GSave number. Tapos yung validity date, mag-expire po siya sa December 2025. Tapos nakalagay rin dito at nakaprint yung aking pangalan. Bali, ngayon naman, ituturo ko sa inyo guys kung paano i-activate ang ating ATM card or debit card sa my CIMB na app. Kaya tumuto ka lang sa video na ito guys hanggang dulo para malaman mo ang step-by-step process kung paano i-activate para magamit na natin. Kaya huwag na natin patagalin pa. Let's start! Okay guys, start na natin i-activate ang ating ATM card sa my CIMB. Punta lang tayo sa app ng CIMB Bank PH. Tapos ilagay lang natin dito ang ating username, password. Kapag nakalimutan mo naman ang iyong username at password, i-click mo lang po yung forgot. Tapos kung wala ka naman account, pero meron kang GSave sa may GCash, kailangan mo po muna gumawa ng account sa my CIMB Bank. Kailangan mo lang po i-link ang iyong GSave account sa my CIMB Bank. Ayan, bali, meron nga ako kanina, sabi ko, meron akong tutorial kung paano gumawa ng CIMB Bank account or kung paano mag-link. I-click mo lang po sa taas para malaman mo kung paano ang proseso sa pag-link ng GSave sa ating CIMB Bank. Ngayon, since nakagawa na ako ng account tapos dumating na rin ang aking ATM na libre mula sa CIMB, basta meron kang 5,000 pesos, ang kailangan lang natin gawin is i-activate ito para pwede na natin gamitin at pwede na rin tayong makapag-withdraw. I-enter ko lang dito ang aking username at password. Ayan guys, pagkatapos natin mag-login, ganito po yung lalabas. Bali, makikita natin dito ang ating total balance. Tapos makikita rin natin dito yung mga transaction natin na ginawa sa loob ng GCash. Next naman, para i-activate ang ating ATM card, i-click lang natin dito sa ibaba ang card. Ayan. Makikita natin dito kasi last time hindi pa ito na-activate kasi kailangan muna natin antayin at kailangan i-deliver muna ang ating CIMB debit card para i-activate ang ating card sa may app ng CIMB.
Since nandito na sa akin ngayon ang aking CIMB Bank na ATM card, i-click na natin yung Activate Now. Ayan, makikita natin dito yung My Card. Sa status, may nakalagay po dito na inactive. Ibig sabihin, hindi pa po na-activate ang CIMB natin na debit card. Kailangan muna natin i-activate ito para pwede natin gamitin. Next naman, meron dito nakalagay na lost card, replace card, change pin, at block. I-click mo lang ang lost card kapag nawala yung card mo. Tapos kapag gusto mo namang palitan, click mo lang yung replace. Tapos kapag nakalimutan mo yung password, pwede ka pong mag-change ng pin. Tapos kung gusto mo i-block yung ATM card mo, kung sakaling nawala, i-click mo lang po dito yung block. Next naman, sa ibaba may nakalagay dito na please input the last 4 digits of your card number. Bale sa last 4 digit ng ating card number, makikita naman po yan sa ating debit card na galing sa CIMB. Kailangan lang natin dito ilagay, tapos i-click natin yung confirm. Bale, ilagay ko na po yung sa akin. Once na malagay na natin ang ating last 4 digit sa galing sa ating CIMB debit card, ganito po yung lalabas, transaction pin. Kailangan natin i-enter ang ating new 6-digit transaction pin. Next naman, kailangan ulit natin i-re-enter ang ating 6-digit na transaction pin. Paalala lang po na kapag maglagay na kayo ng 6-digit na transaction pin, kailangan po ang ilagay mo dito ay naaalala mo. Kailangan hindi po makalimutan para hindi po ma-block ang iyong ATM card. Ayan, kapag nalagay na natin ang ating desired 6-digit na transaction pin, i-click na po natin ang OK. Ayan, success na po. Card was successfully activated. I-click lang natin yung homepage. Ayan, tapos balik lang po ulit tayo sa My Card. Bali, paalala lang po ulit, yung last 4 digit po ay makikita sa my CIMB na debit card. Kapag dumating na po ang iyong debit card mula sa CIMB, makikita mo po doon yung last 4 digit. Kasi hindi mo po yun ma-activate kapag hindi pa dadating ang iyong CIMB debit card. Kaya atayin muna natin dumating ang ating CIMB na debit card para ma-activate ang ating ATM. Next, click na natin yung card. Ayan, may lumabas na po. My card, tapos sa my status, activate na po. Bali, nag-a-appear dito ang ating first 4 digit, next second 4 digit, at third 4 digit, at ito po yung last 4 digit na makikita sa ating CIMB debit card. Tapos, sunod naman makikita natin dito yung settings. Sa settings, merong transactions, ATM withdrawal at home, merong ATM withdrawal overseas. Pwede nyo po yan i-activate pero depende na po yan sa inyo. Next, in-store purchase at home. In-store purchase overseas, contactless payment at home, contactless payment overseas, at meron ding online e-commerce payments. Back lang po tayo. Sa ibaba ng settings, makikita po natin yung limits. Click po natin yung limits. Bali, meron dito nakalagay sa daily ATM withdrawal limit, kailangan hindi po lalagpas sa 50,000 ang ating daily ATM withdrawal limit. Sa daily card payment limit naman, 100,000 po. Back lang po tayo. Ayan guys, ganun lamang kadali po kung paano mag-activate ng ating CIMB debit card sa my CIMB na app. Kaya kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mag-subscribe ka naman sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell para lagi updated sa mga bawat upload na video tungkol sa mga bank. Kaya kung ikaw ay may mga katanungan pa, mag-comment lamang sa comment section ng aking YouTube channel. Maraming salamat po!